Magandang hapon mga classmate at welcome back dito sa aking YouTube channel, Arb Story TV. At ngayong hapon, magbibigay na naman ako ng panibagong kwento, panibagong inspirasyon at panibagong huntahan. Siyempre, para sa ating sakit na joy at anxiety, lang ito sa Arb Story TV at ako po muli, si Kuya Arvin. Yan. Mga classmate, ang sarap pakinggan ng mga hampas ng alon sa dalampasigan. Yan. At dito lang pa rin ako sa ating tambayan. Ginuguna-guna ko na yung pagpunta ko dito at naggawa na ako ng ilan na vlog. Pag-usapan natin, 'di ba, related pa rin ito sa magkakasunod na video natin dito. Yung ating pamilya. Bakit ba marami sa pamilya natin ang hindi naniniwala o iba yung reaksyon sa sakit natin? Ano ang dahilan? Bakit hindi agad sila maniwala? Bakit iba yung approach nila sa atin kapag nagsasabi tayo ng may masakit tayo dito, natatakot tayo? Bakit iba yung approach nila sa atin? Ang sinasabi nila, kalimitan sa atin, nag-aarte lang tayo. Ako, sabi ko sa inyo, mabuti ako, naunawaan ako ng pamilya ko. Pero nung una, ganun din eh. Kala nila, no, kasi pag... Yan. Sasabihin ko na kasi inyo. Sa lahat po na hindi pa nakakapag-subscribe para sa aking YouTube channel, at pakipindot ng subscribe button, ganun na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na ginagawa ni Kuya Arvin. Tara, pag-usapan natin. At gusto ko na sabihin sa inyo. Sige po, samahan niyo ako. Tara. Yan mga classmate, andito pa rin tayo sa tabing dagat, sa batuhan. Pagkwentuhan natin yung topic na binanggit ko, ang mga pamilya natin, bakit hindi agad, marami sa atin ang hindi maunawaan yung sakit natin. Bakit hindi nila agad maunawaan yung sakit natin? O bakit... sa tuwing magsasabi tayo ng may masakit tayo, ang sinasabi nila sa atin, nag-iinarte lang tayo. Alam na alam mo, kita-kita mo sa reaction nila na hindi naniniwala. Ito po yun mga classmate, related pa rin po ito sa nabanggit kong kwento kanina doon sa mga videong ginawa natin, mga vlog na ginawa natin. Dahil nga po, yung sakit natin, tahimik lang. Ano po? Yung sinabi ko doon sa dalawang video natin na ang sakit natin, tahimik lang pero masakit. Hindi nila kasi alam. Kasi nga, maniniwala sila sa datos ng doktor o ng mga laboratory. Kasi sinasabi nga nila, hindi naman nagsisinungaling yung laboratory, hindi naman nagsisinungaling yung doktor na ikaw ay walang sakit. Ang akala nila, kapag lumabas na yung mga resulta ng mga laboratory test na yan, ay ganun lang, simpleng sakit lang yun. Kasi negative nga tayo, normal nga tayo. Akala nila ganun lang na porque normal tayo, wala tayong nararamdaman. Hindi ba? Kahit normal naman yan, sabihin natin, hindi tayo makahinga, hindi tayo masakit ang dibdib natin, in ECG tayo, normal sa ECG. Yun na lang yun, normal din tayo, hindi. Kahit pa normal yan, hindi pa rin tayo makahinga. Kahit pa normal yan, masakit pa rin yung dibdib natin. Oo, hindi yan sakit sa puso, pero sakit pa rin ito, George ito eh, sakit ito. At ito ay hindi man nakakamatay, pero pahirap sa atin. Yan, sabihin natin, hindi naman high blood, pero nahihilo ka o nalulula ka.
pag-usapan din natin tong hilong ito kasi meron akong kwento para dito sa susunod na mga video. Yan. Hindi nga sa hindi ka nga high blood pero nahihilo ka. Binipi ka, normal ka. Pag ba binipi ka, normal ka, normal ka na rin ba talaga? 'Di ba hindi naman? Kasi nga nahihilo ka. Andun pa rin yung hilo mo. Nawala yung ano. Nawala na. Andun pa rin yung hilo mo. Kaya hindi ka pa rin normal. Ano, mga classmate. Yun yung sinasabi ko. Ano pang sample natin na normal pero masama pa rin yung pakiramdam mo. Masakit yung ulo. Ayan, kasama yan. Yun niya, isa pa nga yung sinasabi ko, yung hindi makahinga. Kasi nga, hindi ka nga makahinga, normal yung ano mo. Pero kinapita ka na pala ng ano, ng sinusitis. O, di ba? Marami kasi yung sakit yung ano. Katulad ko, masakit yung mga buto ko. Pero normal naman ako doon sa ibang mga test. Yun, kinapitan na pala ako dahil sa sakit sa mga buto ko. Kinapitan na pala ako ng ano, ng rayuma. Yan yung sinasabi natin. Hindi nagbibiro. Ano, hindi nagbibiro. Sana maintindihan ng mga kamag-anak natin. Ako, okay ako. Paano yung iba? Marami kasi yung mga nag-ano sa Facebook, yung mga sa group na kung ano-ano sinasabi ng mga pamilya nila, hindi naniniwala. Minsan sinasabihan sira ng ulo. Yung pang isa, sabi nasisiraan na lang daw ng ulo. Hindi po simpleng sakit ang anxiety. Opo, sabi natin sa ulo yan, pero hindi po yan yung mental na ano, na katulad nung sinasabi nyo. Takot po yan dahil hindi po sinasadya yan. Hindi po sinasadya natin na matakot tayo. Kusa po itong dumadating sa atin. Sistema po ito ng katawan natin. Kasi po, dala po ito ng sakit na GERD. Yan po, sana may naitulong ako, sana may inspirasyon o nakatulong ako sa inyo. At sana mapanood ito ng mga kamag-anak natin para maintindihan nila. Hindi po isang tao lang, hindi lang po yung kamag-anak nyo ang ganito. Lahat po ng may sakit na GERD ay pinagdaraanan ito. Ano po, para po sa lahat po ng mga may sakit at saka yung mga kamag-anak na may sakit, hindi po kayo lang, hindi lang po sila. O hindi lang yung kamag-anak nyo ang ganito. Lahat po kami na nagkaroon ng GERD and anxiety, ganito po yung nararamdaman. Para po sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakipindot po ng subscribe button. Ganun na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video, sa lahat ng kwento, sa lahat ng huntahan ni Kuya Arvin. Dito lang yan sa Arv Story TV. Pakishare na rin po at magkita-kita po tayo sa susunod na mga video, sunod na vlog ni Kuya Arvin. At panalangin ko po, sana maibsa na at maging okay na rin po kayo at mawala na rin ang GERD na nagpapahirap sa inyong lahat. At babay po at kita-kits na lang po tayo sa susunod na mga video. Salamat!